Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung revelasyon ng puting ahas ni Madam Mardika na konfirmado na plano ng PBBM admin na papasukin ang ICC. Okay? Magtutulungan si Dilima at Secretary Boying Remulla para maayos na yung proseso at pasok ICC para tuluyan ng sirain Pangulong Duterte at Vice Presidente Duterte. Okay, pakinggan muna natin si Madam Mardika, then magdagdag ako ng aking mga opinion. Akala nila, okay, sabi nung napagmitingan, akala daw nila mga palangga. By the way, meeting. Ang nasa California, yung grupo ng presidente, nag-meeting sila, paano nila patahimikin ang mga kritiko. Number one na dyan si Mardika, si Pangulong Duterte. So, ito yung di alam ng palasyo na nandun din yung puting ahas, kaya nalaman natin kaya. Feedback agad yung puting ahas kay Mardika, unahan na para malaman natin. So, salamat sa mga puting ahas. Talagang umaasa sila dahil dito sa ginagawa nila ngayong pag-iipit kay Sara, ay tatahimik si Duterte. Ina-expect nila sana tumahimik para masindak. Ang tanong, masisindak pa si Duterte? Diba? Nagsasalta na nga ngayon, diba? So, definitely, hindi magsasawalang kibo si Pangulong Duterte dito sa mga korupsyon, sa anomalya, sa mga pulburon, dito sa smuggling, sa lahat ng mga ginagawa ni Tambaluslos, ni Lisa Smugs, at ni Puting Administration. Yan ang kanilang plano or playbook na ginagawa ni Lisa Smugs. Ngayon, mga palangga, kaya nga sabi ko sa iyo, sabi sa akin ng puting ahas kanina, sabi niya, Miss Mardika, kailangan unahan mo na. Kailangan masabi po sa taong bayan na isa sa dahilan kung bakit napalaya talaga si Dilima ay dito nga sa ididiin nila ng ididiin si Duterte para nga naman mawala na raw sa limelight at magalit na yung taong bayan sa kay Sara at sa mga Duterte para tuloy-tuloy ang kanilang pamamayagpag ng Araneta Marcos Romualdez hanggang 2034 sa kay Charis. Putang ay napapapayagan niyo pa itong mga buwaka ng inang itong mga jejimon na ito. Nasa mga kamay niyo, palangga. Nasa mga kamay niyo kung papayagan niyo na papasukin ang ICC sa Pilipinas para pakialaman na naman ang ating soberenya. Diba? Samantalang sinabi ni Kuting Chan dati, inaayunan niya si Pangulong Duterte na dapat hindi tayo. Diba matagal ang gusto pumasok ng ICC sa atin noong panganaw ni Pangulong Duterte. Tapos si Kuting talagang nag-a-agree kay Pangulong Duterte na hindi dapat pinangimasukan ng ICC ang ating soberenya at yung mga kasinungalingan ni Kuting na ang continuity, yung mga magagandang yung mga ginawa ni Duterte, itutuloy niya. Pero hindi, ang itinuloy niya yung gawain ng mga dilawang salot nung nakaraan. Yung pamamayagpagin ang mga droga, pamamayagpagin ang mga kalaswaan, ang krimen at kung ano-ano pa. See that? Ngayon, mga kaibigan, ano ang gagawin nila? So, sa pakikipagsabwatan ni Trillanes, na ngayon, di ba sinabi ko sa inyo, I think, nabanggit ko sa vlog ko na bibigyan. Okay. Pinre-empt na natin to. Di ba? So, basta, very clear yung sinabi ni Madam Mardika na main purpose pagpalaya kay Dilima, gamitin siya na sirain si Duterte, papasukin ang ICC at magti-team up yan. Dilima, Trillanes, Remulla para idiin si Duterte hoping na pag example, may warrant of arrest. Sigurado, mag-i-issue yung ICC ng warrant of arrest pag pinapasok. Ngayon, dahil ICC na yon,
ang plano nila is i-project nila na masamang presidente itong si PRRD. Sir, they are hoping na ang taong bayan magagalit sa mga Duterte. Mawawalan ng kredibilidad ng Duterte. Yun ang kanilang assumption. But to me, nagkakamali sila. Okay? Anong kasabihan natin? You cannot put a good man down. Okay, so mamaya na natin pag-usapan itong one of the best president na Duterte. Dito muna tayo sa ating binutuhang presidente na ilang beses niyang sinabi nung interview before the election, tinatanong yung stand niya, papasokin ba ang ICC. Yung mga ibang kandidato, sina Lenny, Isko, Pacquiao, Lacson, sabi nila, papasukin. Si PBBM lang nagsabi hindi. Pasok sila as tourist, sabi niya. So, walang pakialam ang ICC sa atin dahil sovereign country tayo. On record yan. Hindi niya yung mababawi. O, ngayon, pag pinapasok niya, ano ngayon? Sino ang masisira? Nako. Number one, masisira si PBBM pag pinawa. Even nung presidente na siya, ang dami niyang pronouncement na hindi, hindi papasukin, hindi, hindi. Ang dami niyan. Pati si Boying, sabi niya, hindi. Chief Presidential Legal Counsel, Secretary, hindi papasukin. Aristuhin yan pag pasok. O ngayon, papasukin. Hindi ninyo maluloko ang taong bayan. Social media age na ngayon. Maraming vloggers na nagpapakalat ng mga kanya-kanyang opinion. Instead na masira ang mga Duterte, lalong babango. Sa tingin ko, lalong babango si Tatay Digong pagpapasukin nila ang ICC. Ang number one na masisira itong administrasyong ito. That's my analysis. So, tingnan natin. Kasi ito, analysis mo lang, plano, papasukin nila. So, pag pinapasok, anong mga... I'm sure, haharapin niya ni Tatay Digong. Naniniwala ko kay Tatay Digong na ipreso niya ako, sige. Hindi ako takot niyan. Preso niya ako. Handa siyang magpapreso. Kasi sinasabi niya, I'm about to go. 78 na ba siya ngayon? 79. I have lived a full life. Tama nga naman. Bakit pa siya matatakot? Hindi nila kayang sirain si Duterte, Tatay Digong, through ditong ICC. Kasi alam ng nakakaraming taong bayan yung gaano kalaki yung tulong niya sa Pilipinas, yung kanyang kampanya kontra droga. Nagiging mas safer ang Pilipinas noong panahon niya. Ngayon, wala, bumalik yung dati. So, they cannot put a good man down. Marami pa ring nagmamahal kay Tatay Digong. Marami, ano ba yung... sa latest survey, nangunguna si Tatay Digong sa senatoriables. So, anong ibig sabihin nun? Maraming naniniwala pa rin sa kanya. Akala nila kasi, ano na eh, kupas na si Tatay Digong. Wala nang power. Nako, nagkakamali sila. So, bring it on. Papasukin nyo ang ICC at... handa ang taong bayan na ipagtanggol si Tatay Digong. Kasama na ako doon. Whatever it takes. Kung kailangan na mag-rally, punta sa Davao para proteksyonan siya, kasama ko dyan. Dahil, ulitin ko, one of the best presidents that we ever had, Marcos Sr., itong Rodrigo Roa Duterte, minamahal sila ng taong bayan. At maganda tayo, mga kapwa ko DDS. Walang iwanan.
dito natin ipakita yung suklian ba ng yung ating utang na loob sa pamumuno ni Tatay Digong presidency niya. Suklian natin itong ngayon na ginigipit sila. Tularin natin si Senator Amy na walang iwanan. May pagtanaw utang na loob. So ako, ang dami kong utang na loob sa President Duterte na ito dahil pinasiminto niya yung papunta sa aming farm. Malayo, ang hirap ng daan, siya lang ang nakapasiminto. Yun ang actual. Every time magpunta ako sa farm, nakikita ko yung simentado, naaalala ko ang isang Tatay Digong. At marami pa siyang magagandang ginawa sa ating bayan na dapat nating pasalamatan.